Isa na ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 8:03. Hindi pa tapos ang araw. Marami pang balita. Johnson, ikwento mo! Marami pang impormasyon. Marami pang matututunan. Johnson, ikwento mo! Sasamahan ka ngayong gabi ng Nagbabalitang Daddy, Johnson Manabat, sa isang oras na kwentuhang hitik na hitik sa mga balita at impormasyong dapat mong malaman. Ito ang mga kwentong may kwenta. Tutok na at sabay-sabay sumigaw ng Johnson, ikwento mo! Magandang Monday! Ay, kumusta ho kayo mga galing ng weekend? Okay na ba? Back to reality na bang talaga? Holiday sa QC. Ay, taga-QC ka... Taga-QC kami. Ay, pasok. Ay, mga batang estudyante, di bale, wala naman ha. Ay, sa mga medyo dinaro ng katamaran sa unang araw ng limang araw na buong linggo nating pag-guide ha. Importante pumasok. Di bale, sa una lang naman yan eh. Yung mga bagay na mahirap talagang simulan. Pero pagka nasimulan nyo na, tuloy-tuloy na yan. Konting ano lang, konting push pa ng konti. Kung medyo naunahan ng katamaran, ako eh, baka kayo matalo ng katamaran. Baka kayo malunisan. Pagka kayo nalunisan eh, huwag nyo namang hahayaang mamartisan pat Miyerkules ha. Wala, oy, holiday nga pala sa Kwan ha. Inilipat ang holiday ng Wednesday sa Friday ha. O baka kayo absent na naman. Tapos si holiday na naman sa 26. Sarap. Ito nga may budget. Ay pero sa wala, pwede na rin. Ay samahan ninyo kami hanggang sa alas 9 po nating kwentuhan at balitaan ngayong araw na ito ng Monday. Holiday po sa QC. Pero may pasok. August 19, 2024. Ay, di ba hanap tayo ng hanap? Nasaan si Kwan? Nasaan si ano? Nasaan si Ganere? Tapos mababalitaan nating nakalabas na pala ng bansa? Mariosep, saan kaya dumaan yung lola nyo, no? Sabi daw eh, wala daw sa record ng immigration. Pero may pinapakita si Senator Risa Ontiveros na merong information na nasa Malaysia na. Ano ba talaga? Mamaya, susubukan ho nating makuha ang panig ng Bureau of Immigration. Diyan ho sa sentro ang ating isang oras ng kwentuhan at balitaan ha. Ano pong say ninyo sa pahayag ni Senator Risa Ontiveros na nakalabas na nga di umano ng bansa? May di umano pa no? Eh pero Senator Risa Ontiveros na yun eh. Hindi naman siguro sasabihin na isang elected official, na isang senador. Ay, may mga senador din na kung ano-ano lang din sinasabi no? Pero hindi si Senator Risa Ontiveros siguro naman. Siguro naman eh, bago magsalita sa harap ng mikropono at sa harap ng media, eh, meron namang pinangahawakan yun, di ho ba? Ay, sali ho kayo sa ating kwentuhan. Ano bang say ninyo sa naging pahayag ni Senator Risa Ontiveros na nakalabas na raw ng bansa si dating Banban Tarlac Mayor Alice Go? O baka may kababayan ho tayo diyang nasa Malaysia. Tingin sa kaliwa. Tingin sa kanan. Tingin sa likod. Kami mga nakasumbrero diyang pilit itinatago ang identity ha. Okay, wala naman yatang reward yung Mayor Go, no? Yung pastor ang meron. O tingin sa kaliwa, mga taga Davao. Tingin sa kanan. 10 million yan. Pero syempre, may mga loyal namang talaga. Kahit ba sabihin mong tambakan mo ng 10 million yan. Hindi, ang loyalty ko'y naki pastor. Itaga mo sa bato. Yung mga loyal na loyal. Na loyal. Kagatin man ako ng langgam. Eh lang ka pala, silaki ng ganere. Ay, wag na lang. Asama ho kayo ha sa ating kwento. Hinihintayin po namin na inyong mga kwento. Pwede ho kayo magpadala ng inyong mga entry 0919-278-3000. Magkomento ho sa ating YouTube channel na Atela Radio Servicio or padala ho kayo ng inyong mga entry sa aking ex-handle. Hanapin lamang po ninyo ang at Johnson Manabat. O baka merong nasa Malaysia dyan ha. Or Singapore. Baka nandiyan lang sa Mimerlion at nagpapapicture ng naka-nganga.
Inasalo ang tubig ng Merlion. Pero nakasombrero para hindi halata. E mamaya, babalikan po namin na inyong mga entry pero sa oras po muna nating 8:08. Daddy, balitaan na! Hulong! Uy, may balita! Johnson, ikwento mo! Daddy, ikwento mo na! Eto ng kwento, anak at mga kaserbisyo. Narito mga balitang dapat ninyong malaman ngayong Lunes ng gabi. DepEd plano rohong isaayos ang matatag curriculum sa halip na ibasura. Sa kabila po ng sigaw ng mga guro, ibasura ang matatag curriculum. Plano ni Education Secretary Sani Angara na gawing flexible ang matatag curriculum na pabor sa mga guro imbes na suspindihin ang programa. Sa isang pahayag, sinabi ni Angara na pinag-aaralan ng kagawaran na maisaayos at gawin itong mas flexible sa paraang nasa mandato na ng mga prinsipalang paggawa ng polisiya, depende sa kapasidad ng mga guro at estudyante nito. Magkakaroon ng assessment ang prinsipal hinggil sa workload at schedule ng mga guro para maiwasan ang labis nilang pagkapagod. Sa ilalim po ng curriculum, kumahawak ang mga guro ng 7 hanggang 8 klase na may 55 estudyante at sinasabing isa lamang ang kakulangan ng mga guro sa Pilipinas sa mga dahilan kung bakit sobra-sobra ang trabaho ng mga guro dito sa bansa. Samantala, sabi ng PNP, mga pulis daw nalalabag sa no visible tattoo policy kakasuhan. Ang buhay pa pala usaping ireya. Tingano isang pulis na nagbablog eh. Sayang ang tattoo. Nakapagpatattoo na eh. E paano nga yun? Baharap daw sa kasong administratibo ang mga pulis nalalabag sa no visible tattoo policy. Binigyan din po ng Philippine National Police na hindi nito palulusutin ang mga pulis na lalabag sa no visible tattoo policy ng pambansang pulisya. Kasunod ito ng pag-aalis sa moratorium sa Memorandum Circular 2024-023. Nakautos ang nagbabawal sa lahat ng mga pulis na magkaroon ng visible tattoos. Ayon po kay PNP spokesperson, Police Colonel Jean Fajardo, maharap sa kasong administratibo ang sinumang pulis na mapatutunayang lumalabag sa kautusan na ito. Required din sa gumawa ng affidavit o required din na gumawa ng affidavit ng isang pulis na may tattoo na hindi visible at hindi na ito pahihintulutan pang magdagdag ng tattoo sa anumang parte ng kanyang katawan. Samantala, hindi husakop ng bagong patakaran ang aesthetic tattoos tulad po ng eyebrows. O ba syempre, kilay is life. Aalma ang mga aling pulis dyan. Pagka pati naman kilay, pagtatato ng kilay, isinama pa. Hindi raw kasama mga aesthetic tattoos tulad po ng eyebrows, eyeliner at lip tattoo. Kung nga pala, pati nga pala lips ay tinatato na rin ano. Samantala, mga barko ng Pilipinas sa China nagkabanggaan sa bahagi ng Escoda Shoal. Muling nagkabanggaan ang mga barko ng Pilipinas sa China sa bahagi ng West Philippine Sea kaninang madaling araw. Kinumpirma ng National Task Force for the West Philippine Sea na naganap ang insidente sa gitna ng resupply mission ng BRP Bagakay at ng BRP Cape Engano. Papunta po sa mga isla ng Patag at ng Lawak. Dagdag ng task force, nagsagawa ng delikadong manyobra mga barko ng Chinese Coast Guard dahilan para magtamo ng pinsala ang 2 barko ng Philippine Coast Guard. Sa kabila nito, nagpatuloy ang mga barko ng PCG sa pagdadala ng mga supply sa mga tauhang nakapwesto o nakadeploy sa naturang mga isla. Inimo po naman ng National Task Force, WPS, ang China na sumunod sa international law para maiwasang lumala pa ang tensyon sa karagatan at matiyak ang kaligtasan ng lahat ng mga dumadaang barko sa lugar. Ay mga mamang chuper, makinig ho kayo. Tuesday na bukas sa Tuesday. Pagka Tuesday, alam nyo na, it's either rollback or increase sa produktong petrolyo. Pagpakarga na ho mga mamang chuper bago pa gumarahin mamaya kung, syempre kung may budget, eh kung wala naman, ano ba gagawin natin? Nga. Pagpakarga na ho bago gumarahin mamaya dahil kasado na bukas ang dagdag sa presyo ng produktong petrolyo. Sa mga gasolina ang ginagamit sa sasakyan, maghanda po sa dagdag na piso kada litro. Piso at 20 sentimo naman ang siret sa presyo ng diesel at
piso sa kada litro rin ng kerosene o ng gas. Una na ipinaliwanag ng Department of Energy na bunsod ito ng paglala ng tensyon sa Middle East, paghupa ng pangambang resesyon sa malalaking bansa tulad ng Amerika. Ba, mabigat din pala ang Chris bukas, ha? Ay, sa mga kabubukas lamang po ng kanilang radyo, ha? Magandang evening! Sali ho kayo, hintayin namin ang inyong mga entry. Ano ba ang say po ninyo sa naging pahayag ni Senator Risa Ontiveros na nakalabas na raw ng bansa yung dating mayor ng Banban, Tarlac na si Mayor Alice Go? Binong isang nakausap ko kanina, talaga ba? Diba ang daing beses na tinatanong ang DOJ, ang NBI, ang Bureau of Immigration, nasa Pilipinas pa raw. At tapos ay sabi ng Senator Risa Ontiveros, isang buwan na bang nakalabas ng bansa? Paanong nangyari? At kaugnay po niyan, may makakausap po tayo mula sa... Mula sa Malaysia. Hindi Malaysia to, ha? Nandito lang to, ha? Okay. Sino siya, anak? Walang iba kundi ang spokesperson ng Bureau of Immigration, si Ms. Dana Sandoval. Ma'am Dana, magandang evening. Si Johnson po ulit. Kumusta ho kayo? Gabi po. Magandang gabi po, Sir Johnson. Magandang gabi po sa mga tumatangkilik ng inyong programa. Anyari? Well, medyo busy po tayo ngayon because of this recent issue na nakalabas po itong si Mayor Alice Guo ng Pilipinas. Di simulan natin sa simula, ano? Mm-hmm. Babalik ko yung dating tanong. Pagka tinatanong po natin ng Bureau of Immigration, ma'am, may record na ba na nakalabas ng bansa ang isang Goa Ping or Alice Go? Di ba ang sagot nyo dati, walang record sa immigration na siya ay nag-attempt na lumabas ng bansa. May record ho ba? Until now po, wala pong record sa ating system, sa ating centralized database na nakalabas po ng bansa si Mayor Alice Leal Guo. Ay, paano nangyari? Anong paniwala ng Bureau of Immigration kung wala sa record? Ibig sabihin, nasa Pilipinas pa? Actually po, nalaman po natin itong information na to last week. Nakakuha po tayo ng intelligence information from our counterparts na nandoon po sa ibang bansa, sa isang ASEAN country. Ito pong si Mayor Alice Guo. At ang ating suspecha po, umalis po ito illegally, not through formal ports of exit, hindi po sa mga formal na paliparan or seaport, but illegally po, maaring through the back door. Ay, baka hindi naman nakikinig yung Mayor Go na yun kung saan mang ASEAN country yun. Baka pwede mo namang sabihin kung anong bansa yun sa Asia. Opo. Una po, nakita na monitor natin siya. Nagpunta muna siya ng Malaysia and then lumipat po ng Singapore. Ang recent development po, kahapon lamang nag-transfer po siya kasama po yung mga kasamahan niyang. Pati si Cassandra Leong, pati po yung dalawa niyang kasama na mga guwo din, papunta naman po ng Indonesia. So within Asia pa lamang sila base sa inyong monitoring. Pero siyempre, babalik tayo dun sa tanong, kung ikamo ay hindi siya dumaan sa legal na proseso or legal na exit point ng Pilipinas, which is NAIA or kung saan man yan, ay anong posibleng paliwanag? Papaanong illegally ay nakalabas ho siya ng bansa? Sa papaanong paraan? Sa ngayon po, inaalam pa natin yung actual na ginamit po niya na pamamaraan ng pag-alis ng bansa. Pero sa initial suspicion po natin, maaari po siyang tumawid dagat o kaya po gumamit ng private na sasakyang eroplano rather para makapunta po ng Malaysia. Pagka ho ba ang gamit na eroplano ay kumbaga private nga ikamo or chartered flight, wala na bang say si Bureau of Immigration para ma-monitor sino man ang sasakay na eroplano at lalabas ng bansa para malaman ninyo, di ba naka-ilbo si si Mayor, ha? Yes, supposedly po pag naipaalam sa atin ng local handler na meron pong private plane na lilipad, aalis po naman sa nakakakuha din po yan ng clearances bago po lumipad sa mga aviation agencies here in the Philippines,
If the BI and other CIQ agencies are informed, then yung proper checking po ay nagagawa ng CIQ. But if hindi po na-inform ang Bureau of Immigration, ang Customs, ang quarantine, then hindi po natin magagawa yung proper inspection doon sa mga pasahero po ng private aircraft na yon. So ibig sabihin, talagang illegal ang paglabas po ng bansa ni dating Mayor Alice Go without informing the Bureau of Immigration, e po pwede ho ba yun? Sa nakikita po natin, mukhang yun po yung naging mode niya. Either it's a private aircraft na hindi po in-inform ang Bureau of Immigration or tumawid dagat po papuntang Malaysia. And nakikita po natin that it's really a big possibility kasi hindi po ito dumaan sa formal ports. Dahil kung sa formal ports po ito dumaan, definitely makikita po ng ating mga tauhan dahil ang kanyang pangalan po ay nakarecord sa ating centralized database na sa Immigration Lookout Bulletin po siya. Mm-hmm. At malalaman po ang kanyang pag dahil maire-record po yun noon sa ating system. Ay, Ms. Dana, syempre, siguro baka sasabihin ng nanonood at nakikinig sa atin, eh, tatakas nga, iba't namin i-inform ang immigration? Mm-hmm. Yun po, kaya tingin po natin meron ding mga liability yung mga umasiste po dito sa individual na ito, dito sa grupong ito na umalis ng bansa because they're trying to circumvent the proper inspections na dapat pong pinagdadaanan ng lahat ng mga taong umaalis po ng bansa. So posible ba na meron kayong tauhan na hindi lamang po ninyo alam or hindi kayo syempre na-inform pero may mga kasabwat from the Bureau of Immigration? Pwede ba yun? If it's in the backdoor po or if it's in a private aircraft at hindi po na-inform ang Bureau of Immigration, then maaari pong may mga ibang kasabwat po ito na hindi po idinaan sa tamang proseso yung mga pasaherong ito. O, paano ho kung malaman sa, definitely magkakaroon siguro ng pagtatanong at investigation dyan, paano kung lumabas na meron palang tauhan ng immigration ang may alam na lalabas ng isang Alice Go kesa dagat man yan o kesa ang kung saan mang airport po yan, anong magiging pananagutan po nila kung sakasakali? Yes, very open po ang opisina ni Commissioner Tansinko para umasisti po dito sa investigation na ito. At kung sakali man po na may makita na may mga tauhan po tayo that are involved in the illegal departure of Alice Guo and her cohorts, then definitely po mananagot po ito at magpa-file po ng mga appropriate cases against that individual. Opo, kanina parang ang na-pick up ko sa inyo eh, yung information na natanggap ninyo na nakalabas na nga ng bansa last week lang. Pero anong, Yes po. Pero anong mas malaking probability? Last week nga lang ba or buwan na nakalabas siya ng bansa? Actually, sa monitoring po natin, sa nakuha po nating information last week about her travels, as early as July, nakalabas po siya ng bansa. And then nag-transfer po siya from Malaysia to Singapore and up until yesterday, lumipat po siya papuntang Indonesia. Last week po natin nakuha yung initial information na meron siyang illegal departure dito sa Pilipinas at nandun na po siya sa ibang bansa. Kaya nag-conduct po tayo ng ilang mga verifications pa bago po natin ilabas itong istoryang ito kasi medyo matindi-tindi po dapat na verification with our foreign counterparts because this is really a big case here in the Philippines and it really warrants siguro scrutiny and matinding pagbubusisi pag nakakuha po tayo ng mga ganitong intelligence information. Nabanggit ho ba sa inyo, dun sa inyong pangangalat na information, kung ano mga petsa ng July pa pala, ay August na ho ngayon eh? Yes, as early as, kung hindi po ako nagkakamali, July 18, lumabas po siya, nakarating po siya ng Malaysia. And after Malaysia po, nag-transfer po siya papuntang Singapore, July 21 po. So August 18 naman, which is yesterday, lumipat po siya papuntang Indonesia naman. Indonesia. Siguro isa pang tanong, kung nasa labas na ng Pilipinas ngayon na isang tao, gaya po ni Mayor Alice, dating Mayor Alice Go, nakasama naman sa ilbo ng Bureau of Immigration, may habol pa ba kayo doon sa taong yon? Nawala na sa jurisdiction ng Pilipinas? In terms of immigration po, hindi po sa immigration yan. But kung siya po ay extradite ng bansang pinuntahan niya, makitang meron siyang mga violation, may kaso po siya dito, halimbawa ilagay po siya sa Interpol watchlist or mafilan po siya ng kaso, makansila po ang kanyang mga travel documents, then those are grounds para ibalik po siya dito sa Pilipinas.
Opo, isa na lang ha. Hindi naman kay Mayor Alice go. Tatanungin ko na rin, bahal baka naman sa mga susunod na araw, ito naman ang pag-uusapan natin. Si Pastor Hubay, kumusta? Nasa Pilipinas pa ba o nasa Pilipinas pa? As for record po, wala po tayong nakikita na recent departure ni Pastor Apollo Quibuloy. Wala pong dumadaan na ganyan po sa ating mga formal ports, sa ating mga immigration officers po. Eh, pero syempre, hindi mo rin masasabi, baka naman dumaan na sa backdoor. That would not be siguro scope of the immigration already since ito pong mga areas na ito ay bas binabantayan po ng ibang mga ahensya. Eh tayo lang man nagkukwentuhan, si Abison, si Mace namin din eh. Ano ba ang mga lugar na pwedeng magsilbing backdoor? Hindi naman sa bibigyan natin na idea, hindi kaya yun ang dapat bantayan ng mga otoridad? Yes, madami pong mga areas actually sa Pilipinas. We are a very porous country. Yan po ang difficulty in the Philippines. Malaki yung baybay dagat natin na maaari pong daanan ng mga bangka, barko, maliliit na yate, paalis po ng Pilipinas. Sa southern po natin, pwedeng magtawid dagat yan. Mm-hmm. Papundang Malaysia, konting tumbling ka lang, nandun ka na sa Kota Kinabalu, nasa Sabah ka na. Pwede rin po yung mga small airstrip, mga private airstrip po. Pwede rin pong gamitin yan ng mga nagnanais bumiyahe illegally. That's why there are a lot of government agencies are supposedly looking after any departure, any travel of any kind of watercraft, aircraft po palabas ng bansa. Alright. So kung halimbawa magpatawag uli ng investigation ng Senado at maimbitahan ng immigration, willing naman ho kayo at masasagot po ninyo ang lahat na magiging tanong? Yes, definitely po. As per record po natin, may po-provide po natin yung mga appropriate records. And we can also provide po kung ano yung mga nakalap natin sa investigation natin dito po sa mga movements ni Alice Guo. May I correct lang po yung aking sinabi kanina. July 16 po pala siya dumating ng Malaysia, not July 18. Not 18, okay. Yes. July 16 from the Philippines going to Malaysia, then Singapore, and yesterday nasa Indonesia. Not clear pa po if that was her travel from the Philippines to Malaysia. Meron lamang po tayong natanggap na intelligence information na dumating siya in Malaysia. But as to the period kung kailan siya tumawid doon, hindi pa po malinaw doon sa investigation. And then, I mean, before siya na namataan sa Malaysia, definitely galing siya ng Pilipinas. Yes, but not clear po if it was exactly on July 16 or did she pass to another country or may iba po siyang dinaanan bago po nakarating sa Malaysia. So kasama po yan sa binabacktrack po natin with the help of our counterparts sa ASEAN countries po para makatulong pong malocate itong si Mayor Alice Guo and her other traveling companion. Tama ho ba sa information ninyo, pati yung nanay at yung tatay na na-meet ni dating Mayor Alice Guo doon sa bansang pinuntahan niya? Kasama po niya Sheila Leal Guo and Wesley Leal Guo. Lahat po yan nagpunta sa Singapore noong July 21. Si Cassandra Leong naman po, nakaalis na po siya bago pa po mag-issue ng immigration lookout bulletin against her. And she was expected to be in Singapore. She is expected to be in Singapore po since June. So hindi sila sabay-sabay na umalis ng Pilipinas kung sa Pilipinas nga man nanggaling? Not clear pa po, pero mukhang hindi po sabay-sabay. Ayun. Ms. Dana, maraming salamat ha sa pagsagot sa tawag namin. Magandang gabi ho't mag-iingat po kayo. Anytime po. Salamat po. Good evening. Thank you. Ang spokesperson po anak ng Bureau of Immigration. Daddy, sino siya? Si Ms. Dana Sandoval. E di ba't kaya nga paulit-ulit ang tanong natin lagi kapag merong tayong nakakausap from the Bureau of Immigration? Di ba dati naalala ninyo ang tanong natin lagi sa kanila? Sa inyong monitoring, nasa Pilipinas pa ba ang isang tumutugon sa pangalang Alice Guo? Eh, ang sagot naman nila ay wala sa record, wala sa record. Eh, hindi pala talaga mapupunta sa record dahil dumaan sa backdoor. Paano nga magkaka-record? Eh di ba tinanong din natin si Pastor Quibuloy, wala din sa record. Again, sabi ng Provincial Director ng Region 11, ay nandun daw sa KOJC compound. Dati pa ho yun ha, maaring nagbago ho ang mga panyanyari sa paglipas ng araw. At least, ayan na, nanggaling na mismo sa Bureau of Immigration. Kasi kanina, ang DOJ din ay nagsasabing sa kanilang wala silang record na lumabas ng bansa. Talaga nga naman palang wala.
Kaya pagka tinanong mo kung nasa Pilipinas pa ba, edi wala na nga. Wala lang record. Pero hindi ibig sabihin ay nasa Pilipinas pa. Oras natin ay sa mga gumagayak na hujan ha, palabas ng bansa. Doon lamang ho tayo sa tamang daanan na pa-exit ng Pilipinas. Doon ho tayo sa legal. So pwede palang ganun ano, sasakay ka ng bangka or sasakay ka ng isang chartered flight na hindi ka mai-inspeksyon ng immigration, saka malalaman na lang na ikay nasa ibang bansa na. Pagka nga naman talaga ang pera ang gumalaw, ano? Pagka tinambakan ka ng pera sa mata siguro, yung baka hindi mo na rin makikita siguro. Asa ba si Mayor Go? Ngayon pala may nakatakip pala sa mata. Hintayin namin na inyong mga entry ha. Sali ho kayo sa mga nagbibiyahe pa ho ngayon dyan. Ingat po sa biyahe. Sa mga mamang chuper, kung kayo po'y gusto magpadala na inyong mga entry, ay kahit wag na humunat, baka naman kayo ay ma-aksidente pa. Pero, kung kayo po'y may pasero, baka pwede naman inyong pakisiyo. Ano? Pakisulat mo nga, padala mo kay Daddy J. Etong entry ko. Sa tanong niya, kung ano bang say ninyo sa naging pahayag ni Senator Ontiveros na nakalabas na raw pala ng bansa yung dating mayor ng Banban? Hindi na lamang ho kasi siya suspendido eh. Nag-desisyon po ang ombudsman tanggalin sa pwesto ang Mayor Alice Go. Di ba, Anika? Ito, appealable pa naman yata yan. Siyempre, gagawan ng paraan ng kanyang legal counsel na umakyat sa Court of Appeals or baka hanggang umabot pa nga ng Supreme Court. Hintayin namin na inyong mga entry. Pwede rin ho kayong tumawag ng mabilisan. 8924-4101. Locals 5671, 5672, and 5673. Oras muna natin! Paano ba sabihin kaya sa Malaysia yung oras muna natin? Mga taga Malaysia, paano ba? Padala nyo nga ah. Baka makita nyo dyan yung dating mayor. Oras natin, anak. Ang oras, 8:30 na po. Magbabalik po kami. Wala. Tuloy lang ang kwentuhan. Huwag bibitiw. Johnson. Nasaan ka na po? Ito pa anak, naglalaba pa. Ay, sa oras po nating 8:32 ha. Ay, batiin lang po natin dahil nag-birthday pala today. Happy, happy 8th birthday kay Lucas Joseph Trajeco. Lucas, happy birthday ha. Magbati mula kay Mamo Myla, kay Daddy Jay, kay Ate Sofia, kay Chloe, and kay Bella. Happy birthday rin daw mula kay Iñaki. O, 8 years old na si Lucas ha. Galingan pa sa pag-aaral. At sa oras muna nating 8:33, alamin natin ang mga balitang hatid na ating mga kaserbisyo. Meron daw ho isang dating senador ang nagpahayag ng saloobin hinggil sa ulat na wala na sa bansa si Banban. Dating Banban Mayor Alice Go. Sino yan, Tricia Linda? Ikwento mo. Johnson, nagpahayag ng pagkadismaya sa Liberal Party spokesperson at former Senator Laila De Lima na isinawalat ng kaalyado si Senator Risa Ontiveros na nakaalis na ng bansa noong July 17, 2024 si dating Banban Tarlac Mayor Alice Go. Ayon kay De Lima na dati rin karihin ng DOJ, ang pagtakas sa puntang Singapore ni Go ay hindi katanggap-tanggap at nagpapakita ng kahinaan sa pagpapatupad ng batas sa bansa. Kailangan anyang papanagutin ang mga nakipagsabuatan sa pagtakas ng alkalde na iniuugnay sa ilegal na operasyon ng POGO dahil malaking sampal umano ito sa pamahalaan. Una nang sinabi ni Senator Ontiveros na hindi makakaalis ng bansa si Go kung walang mga kawani ng pamahalaan ang tumulong rito. Iginiit ang Bureau of Immigration at DOJ na walang records na nagpapakitang nakalabas na ng bansa si Guo. Sinukumpirma naman ni Presidential Anti-Organized Crime Commission Head Winston Caso sa Malaysian at Indonesian counterparts nito ang impormasyong nagtungo umano si Guo sa Kuala Lumpur, Malaysia sa pamamagitan ng pagdaan sa Denpasar, Indonesia. Samantala, ibang klaseng pagkadismaya naman ang naranasan ng ilan nating kaserbisos na sasakay sana ng LRT2. Itinigil kasi ang operasyon nito sa May Katipunan at Santolan Station matapos na makitaan ng sira ang bahagi ng catenary o kable na nakatransmit ng kuryente para umandar ang tren. Kaya sa gitna ng banta ng pag-ulan dulot ng thunderstorms, walang magawa ang mga commuter kundi mag-abang ng mga pampasaherong jeepney o kaya ay mga motorcycle taxi.
Hanggang sa ngayon, hindi pa naibabalik ang operasyon sa Katipunan at Santolan Station ng LRT2 at maaga rin itong isinara ng mga gwardiya. Nagpatupad naman ng LRT2 ng provisionary service mula Recto Station hanggang Cubao Station at vice versa. Kaservisyo mo, Trisha Lindo para sa Teleradyo Serviso at Radyo sa East 30. Maraming salamat, Trisha Lindo! Kaservisyo! Live! Report! Tuloy lang ang kwentuhan. Huwag bibitiw. Johnson, ikwento mo! Balik po tayo sa ating kwentuhan hanggang 9 o'clock. At ikaw ba'y nagkabulutong na? Oh, ako rin. Nung maliit pa ang kate, no? Ikaw ba papaawilin? Nagka-chicken pox ka na? Oh, meron na rin. Ikaw, Maes. Maes, meron na rin. Alamin nga ho natin, nakapagtalaro po ang DOH ng mga bagong kaso ng monkeypox o yung tinatawag na mpox sa bansa. Matapos ang huling naitalang kaso noong pang Disyembre 2023. Ayon po sa DOH, sinamaan ng virus ang 33-anyos na lalaki na hindi naman lumabas ng bansa. Nakaramdam ang pasyente ng sintomas tulad po ng lagnat na mahigit isang linggo na at sinundan ng pantal sa katawan. Kamakailan lang, nagdeklara ng mpox Global Health Emergency ang World Health Organization matapos kumalat ang isang mas nakamamatay na strain ng virus sa Africa. Kaugnay po niyan ay makibalita nga ho tayo at makakwentuhan ho natin si Assistant Secretary Dr. Albert Domingo, ang spokesperson ng DOH. Asag, magandang evening po sa inyo. Si Johnson po ulit sa Teleradyo Serbisyo. Kumusta ho kayo? Yes, magandang gabi, Johnson. Magandang gabi sa lahat na nakikinig at nanonood po sa atin. Mm-mm. Siguro linawin natin, una't-una pa lang. Yun ho bang mpox, di ba hindi naman na siya bagong sakit? Ano bang dapat na ipag-alala ng taong bayan? Dini ho sa binabanggit na mas nakamamatay daw na strain ng virus. Yun ho bang mas nakamamatay na yun, same strain na na-detect ho sa Pilipinas? Johnson, 1958 pa nang unang na-discover ang tinatawag na monkeypox. In fact, kaya siya tinawag na monkeypox kasi nakita siya sa mga unggoy sa laboratorio noong 1958. Mga bandang 1970 nung napansin ng mga siyentipiko sa ibang bansa na mukhang lumipat yata yung sakit na ito. Itong mga human yung mga bulutong, no? Ganun yung paglarawan sa kanila, opo, lumipat sa tao. So talagang matagal na siya. And in fact, ang unang deklarasyon ng Public Health Emergency of International Concern ay lumabas noong 2022. Siguro banggitin ko lang na mabilis, Johnson, no? Isa sa mga teorya ng mga siyentipiko kung bakit noong unang panahon ay hindi naman siya lumalabas, ngunit ngayon lumabas na siya, ay kasi yung pamilya ng mga virus na kasama yung smallpox na dating binabakunahan, ang mga lolo't lola natin, mga bakunado sa smallpox yan. Pero tumigil ho yung pagbakuna sa smallpox ng mga bandang late 1970s nung sinabi na eradicated na. So yung mga henerasyon, I think kabilang na tayong dalawa noon na pabata, mga hindi na tayo nabakunahan ng smallpox, lumilitaw siya ngayon sa panahon ngayon. Oh, anong kaibahan po ng mpox, Dr. Albert Domingo, doon sa chickenpox at iba pang kaparehong sakit? Magkakapatid ho ba yan? Si chickenpox at si smallpox at si monkeypox, yan yung tatlong magkakatunog nga sila, no? Pero hindi sila magkakamag-anak except for smallpox at si mpox. Si chickenpox, ibang virus family po yan. Oh. Medyo nakakalito yung pagtignan mo yung mga itsura ng mga butli kasi pagka sa isang untrained eye, and honestly, Johnson, maski sa mga doktor, kaya nga meron tayong dermatologist, no? Kasi pag kami, medyo birbiroan sa mga doktor na to, nakita namin sakit sa balat, sa amin mga hindi masyadong trained sa balat, na hindi dermatologist, sasabihin namin rashes. Tapos i-refer na namin sa dermatologist. But if we must discuss, no, yung mpox, yung pinaka-butlig niya, meron siyang laman na parang maputi, parang nana. At ang pinaka-importante sa kanya ay sumasabay siya sa lagnat at meron din siyang nakikitang mga kulani, may nakakapa na kulani or lymphadenopathy na sinasabi. And of course, meron din niyang history na tinitignan. Kung hindi man siya travel history, yung ating new case na na-diagnose, meron siyang close intimate contact, malapit at kumbaga dikit-dikit na contact sa mga ibang tao. Ayun. Ay, doon ang usisain natin. Iyan bang sakit na mpox na yan ay nakukuha lamang kapag nagkaroon ka ng close contact doon sa taong may sakit na? Or po pwede ba yung makuha, limbawa kung 1 meter apart naman kami yung dalawang may sakit, umubo siya. Pwede bang mahawa rin ako?
Magandang tanong yan na, Johnson, at gana nagkukwentuhan na tayo, may mga nakikita na akong memes na lalabas na daw yung Dalgona Coffee. Okay, sabihin na namin mula sa DOH, no, ibang-iba ho ang impact sa COVID-19. Ang pinakamalaking pagkakaiba na medyo na nahawakan mo na nasabi mo na, ano, Johnson, no, yung COVID-19 airborne. Ang impact, hindi po siya airborne, close intimate contact po siya. Pag sinabing close and intimate contact, ibig sabihin magkatabi na nakadikit ang balat na matagal, magkaharap, maaaring nag-uusap ng halos mukha sa mukha, o sabihin na natin naglalambingan, kasama nila ng pagtatalik, yan ang mga close intimate contact. Hindi siya tulad ng COVID-19 na magsama lang tayo sa isang kwartong nakakulob at nakasara, kahit magkalayo tayo ng 3 metro, at kahit hindi tayo nagbabahingan, kahit nagsasalita nga lang yung COVID-19, maaaring mahawa. Hindi po ganon ang impact. Opo. Ay sabi mo, Doc, close intimate contact, ibig man sabihin eh, ano siya, sexually transmitted disease ba siya or hindi? Malaking pagkakaiba yan, okay. Pag sinabi natin kasing sexually transmitted, involved po yung mga likido ng katawan tulad ng similya o kaya yung mga secretion sa ari ng babae. Ito po, merong maaaring sexual activity related dahil nga po close and intimate, no? Ibig sabihin, pag nagdikit ang ating mga balat, nagkatabi-tabi tayo, yumakap, humalik. Yan yung mga dahilan kung pwede siyang malipat. Ngunit, maski non-sexual contact, basta close and intimate, tulad ng mga barkadahan na nagtabi lang, no? Kaka-basketball lang natin kung yari, o kaya kahit ibang laro, tapos nakasando lang tayo, yung pala yung isa may impact, yung isa hindi, eh biglang nag-akbayan, ganyan, non-sexual, platonic, pwede maaari pa rin mahawa yun. Yun hong 33 years old na lalaking sinasabing kinakitaan ng latest, pinakahuling kaso ng mpox na hindi naman pala lumabas ng bansa. So ibig sabihin, ang mpox mo'y matagal lang nasa Pilipinas? Magandang obserbasyon yan. And sa press con kanina, sinabi nga ni Secretary Ted Herbosa, chances are nandito na po siya. In fact, tama naman nandito na siya kasi meron na nga tayong 9 cases, no, na detected before. Since 2022, meron na tayong na-detect. So ang sabi ni Sec Ted, maganda na rin na nagkaroon ng alerto ang WHO. Diba? Nagsimula to mga last Thursday, Friday. Tapos nag-intensify ang communication natin, ang mga doktor na alert rin. So ito yung dahilan kung bakit mas nag-testing yung mga tao. Apo. Maaaring posible na nandyan naman talaga si mpox, hindi lang napapansin, sinasabi lang, ay, meron akong bulutong, di muna ako lalabas ng bahay. Which is the correct thing to do, hanggang mawala yung bulutong, matuyo at mahulog yung langib. Pag ganon, baka hindi na nagpa-testing yung tao. So ngayon, dahil nag-alert tayo, magandang nakikita natin, and the good news is, ano naman yan eh, self-resolving. Ibig sabihin, after mga 2 to 4 weeks or on average mga 21 days, nawawala rin po siya. Ayun. May bakuna ba against ng mpox? Meron pong bakuna laban sa mpox, ngunit ito po ay nasa ibang bansa at particularly dinadirect papunta sa Africa. Dahil ang importante ho dito, yung kinatatakutan na sinasabing clade 1B, bakit nakakatakot? Hindi naman tayo dapat magpanik. Ibig sabihin lang, medyo alerto at cautious yung mga scientists kasi yung kanyang presentation na iba. Yung clade 1B na yon, yung kumakalat ngayon sa paligid ng continent ng Africa, particularly sa Democratic Republic of Congo at yung mga ating na bansa nila. Doon muna pinofocus yung mga bakuna dahil ang idea is ring fencing. Pag piniligiran mo yung kumakalat na mpox, hindi na ito tatawid sa ibang bahagi pa. Opo, Asik, bagamat siguro yung tanong na ito po eh hindi ko alam kung tama bang itinatanong pa o hindi dahil lahat naman ng sakit eh dapat ipag-alala, di ho ba? Lalo't kung ikay magulang na merong kang anak na posibleng magkasakit, pero tatanungin ko pa rin, meron ba tayong dapat na ika-alarma sa mpox? Hindi po siya dapat alarma, no? Ang lagi naming sinasabi, alerto lamang. Ang alarma kasi, pag sinabi nating alarma, naka-state of public health emergency na tayo, local. Wala tayong, ulitin ko, wala tayong local state of public health emergency. Yung nag-declare po is international dahil nakita po ng WHO na may risk na lumabas siya ng Africa at ayaw na nga mangyari ng WHO yun. So ibig sabihin sa ating lugar po, kung tayo naman po ay at ito yung mahalaga, no, huwag po tayo muna magdikit-dikit. Kung tayo ay nagdidikit-dikit, maghugas po tayo ng kamay. Nakakalaban po sa mpox ang sabon at tubig dahil ang virus na yan ay namamatay sa sabon. At ang alcohol, nagagamit rin po yan. Kung tayo ay medyo madalas na mga aktibidades na
close and intimate, medyo bawas-bawasan po muna natin sa panahong ito para bumaba rin yung number of cases over time. Opo, isa na lang, Asek Pahabol, may mga curious lang po. Yun ho ba daw pangalan talaga at location kung saan naroon ng galing yung 33 years old na lalaking kinakitaan ng 10th case ng MPOX sa isa diyang hindi binabanggit ng DOH? Sadyang hindi namin binabanggit dahil baka pag nagbanggat kami ka ng lugar ay kahit wala na doon yung pasyente at kahit hindi naman niya doon nakuha, magkakaroon ng stigma. Opo, yung bang 33 years old na yun eh, gumaling na or pagaling pa lang? Ay kasalukuyan pa po siyang pinapagaling, naka-isolate po siya. As of last report, dahil nag-test po siya sa isang government hospital, doon po siya sa government hospital. Mm-hmm. And siguro iduktong ko na rin na, Johnson, no? Ang isolation sa MPOX ay hindi tulad ng COVID-19 na meron tayong TTMF, meron tayong ganyan. Hindi po ganun yon. Ang isolation para sa MPOX, pinapayagan po with proper guidance ang isolation sa bahay. Mm-hmm. Ina-isolate naman po sa hospital kung yari, kung ang Asek? Or maliit yung bahay at tikit-tikit. Yun lang po yung exception. Alright. Asek, maraming salamat na sa paliwanag kahit papaano eh. Kumbaga eh, kailangang mapakalma ang ating mga kababayan. Kasi yung iba kanina nung narinig yung report na merong 10 case, yung iba ang dating pa nga sa kanila eh, unang kaso raw ay meron na palang matagal na mga ganyan sa Pilipinas. Nag-alala. So at least sa inyo na po manggaling. Yes. Actually, Johnson, mabilis lang, no? Nakunta ko na yung ating kasamahan sa media. In-advise ko, sabi ko, pakikorek yung ano kasi hindi yata na-capture. Kaya ang headline namin, new case, pero hindi first case. Kasi Opo. Po, matagal na yung first case, 2022 pa po siya. Alright. Asek, salamat. Mag-iingat po kayo and good night. Okay, salamat. Good night, Johnson. Thank you. Assistant Secretary Dr. Albert Domingo ang spokesperson ng DOH. Daddy, sino siya? Si Dr. Albert Domingo. O, balikan ho natin ang issue ng paglabas na ng bansa ni dating Mayor Alice Go ng Banban. Kanina ho, kinumpirma na rin ng Bureau of Immigration na nakalabas na nga ng bansa, July pa pala. Unang pumunta ng Malaysia, lumipat ng Singapore, sa kanilang huling monitoring kahapon, nasa Indonesia. Ano ba magiging epekto ho nito sa trabahong ginawa po ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o ng PAOC na lumansag ho sa mga illegal POGO operation? Nasa linya ho natin via Zoom. Si Dr. Winston Castro ang spokesperson ng PAOC. Sir, magandang evening po sa inyo. Johnson po ulit sa Teleradio Serbisyo. Kumusta ho kayo mga taga-PAOC? Johnson, not so good evening. Ay, oo nga. Ano? Eh, paano po yun? Kayo ba, Dr. Castro, nagkaroon kayo ng information ahead of time bago pa yung naging announcement ni Senator Risa Ontiveros na wala na pala sa Pilipinas ang Alice Go? Alam mo, I am as shocked as you are. As shocked as the whole country, no? So, wala ho kaming impormasyon. So, ako po ay nasa bakasyon ngayon. I'm on official leave. Pero ako po, bago pa ako umalis nung Biyernes, ay nagkaroon pa po kami ng mga pagpupulong tungkol sa mga iba pang mga kaso na isasampa namin kay Alice Go. At ang aming information na natanggap up to that point nung Biyernes ay wala pa hong Alice Go na dumadaan sa ating immigration, be it airport or seaport. So kami ay kampante pa na nandito pa po, nasa Pilipinas pa po siya. Oo. Pero nung pumutok po yung balita kanina, base sa informasyon di umano na nakuha ni Senator Ontiveros sa National Bureau of Investigation, ako personally ay nagtatawag na po sa ating mga foreign counterparts at may nakuha akong informasyon kanina magmula sa ating mga kaibigan sa Malaysia na mayroong isang di umano babae na nagpakilalang Alice Real Guo, gumamit ng kanyang pasaporte, dumating sa Kuala Lumpur noong July 18 galing sa Denpasar sa Bali, Indonesia, no? So dumating di umano siya sa Kuala Lumpur noong July 18. So unfortunately, hindi ho makapagbigay ng CCTV footages ang ating mga counterparts sapagkat wala rin hong hindi namin alam. So maraming investigasyon po ang kakaharapin po ng iba't ibang ahensya nito kung sakali mang totoo na nakaalis na po siya ng Pilipinas. Opo, eh kanina kinumpirma na ng immigration. Nandun nga daw sa ibang bansa at ang unang information, Malaysia, Singapore, and then Indonesia. So ano magiging epekto ho nun sa mga reklamong na isampa na po ninyo laban kay dating Mayor Go? Well, kung nandun man po siya sa una, wala pa ho kasing nailalabas na arrest warrant labang kay Alice Go. That is confirmed, no? Wala pa pong arrest warrant as far as the criminal charges are concerned.
Now then again, kapag meron na pong lumabas na arrest warrant, we need to get in touch with our foreign counterparts to be able to apply for an extradition, mm-hmm. assuming she is in a country where the Philippines has an extradition treaty with. So, tuloy-tuloy lang po. It's just a temporary setback as far as the PAOK is concerned. Mm-hmm. Pero tuloy-tuloy lang po tayo hanggang makamit natin ang hustisya para sa bayan natin. Oh, magiging kumbagay siguro, Dr. Casio, mas challenging lang ang inyong pagsasampa ng reklamo o pag-usad ng reklamo laban kay Go. Opo, opo. At may iba pa pong mga taong papapanagot po tayo rito. Sapagkat kung totoo nga na wala siya sa Pilipinas noong July 18 pa or earlier, sino yung taong humarap doon sa notaryo publiko noong August 14 para mag-subscribe doon sa kanyang counter affidavit laban doon sa mga kasong isinampa namin. So, may mga mananagot pang ibang mga tao rito. Mm-mm. Oy siya, sige ho. Dr. Winston Casio, maraming salamat. Kahit kayo pala nakalibis, sinagot ninyo yung tawag namin. Ha? Mag-iingat po kayo at salamat po sa serbisyo po ninyo. Maraming salamat, Johnson, at sa iyong mga tagapanood. Salamat po, Dr. Winston Casio. Siya po ang spokesperson ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o ng PAOK. Hirap nga din naman ano, yung kumbaga inuubos mo ang oras at panahon ninyo ng ahensya ng gobyerno, wala yung hinahanap ninyo, wala na pala sa bansa. Baga hindi naman trabaho ng PAOK actually yun. Partly, trabaho pala. Sorry. Pero ang main government agency na nagbabantay sana, syempre ang Bureau of Immigration, ang mga law enforcement agency, ay bakit ganun? Nalulusutan ho tayo. O kaya huhintay namin na inyong mga entry ha. Hintayin po namin yan. May mga nagpadala na ng kanilang mga sagot sa Teleradio Servicio Viber number natin at sa YouTube. Pero oras muna natin. Mga taga Malaysia, mga taga Singapore, mga taga Indonesia. Oras namin sa Pilipinas, Philippine Standard Time, 8:52. Magbabalik po kami. Tuloy lang ang kwentuhan. Huwag bibitiw. Johnson, ikwento mo. Mga may asthma ho dyan, sa mga MERS respiratory illnesses dyan, ay naku, pakaingat ho kahit may smog ha. Makibalita nga ho tayo sa head ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Alai, Batangas. May smog pa ba ho, Dr. Amor Calayan? Good evening po. Good evening po, Sir Johnson. Oh, may smog pa ho ba dyan sa inyo sa Batangas? Sa ngayon pong gabi, medyo mihina na po yung ano, yung smog. Bagamat hindi natin din alam dahil hindi nakikita natin at gabi ngayon. Opo. Pero kanina po, mga alas 5 ng hapon, ay medyo nagde-dissipate na po at mihina na po ang tigasing ng talbol po. Naulan ho ba dyan kaninang hapon? Umulan po ko dyan kanina. Di, nakatulong kahit papano, Dr. Amor? Nakatulong po kasi may kasama pong kaunting hangin. Siyempre po, nag-dissipate po na kaunti ng ano, at ang hangin po ay medyo tumakbo ng konti, so medyo nabawasan po yung ano natin. Siguro, Dr. Opo, Dr. Amor, paalaala na lang po ulit mula ho sa inyo mga kababayan diyan sa Batangas. Ano, ano bang pwedeng gawin? Ang lagi ko pong sinasabi ay kung wala tayong wala naman tayong gagawin sa labas, ay huwag na po tayong lumabas, no? Meron po tayong tinatawag na mga alternative delivery mode ng ano po ng learning na ngayon po ay napakadami na nagsabi na wala po silang face to face bukas katulad po ng nangyari kanina. Opo. Manatili na lang po tayo sa loob ng bahay ano at atin pong panatilihing sarado ang ating bintana at saka ang pinto at kung lalabas naman po ay manatiling nakasuot ng face mask N95 kasama na rin po ang atin pong kusana po ay makakapagsuot ng salamin o goggles sa paglabas para hindi po ma-irritate ang mata. Opo. At kung pwede po sana, mayat maya ay maghugas ng kamay upang ang atin pong mga kumapit po na particles or the minute elements of the sulfur dioxide ay ma-wash out po at hindi na rin po madala natin sa mata, no? Kapag nangangati ito o di kaya po ay sa ating pong makiskis sa ating balat sapagkat may isokin po ito sa balat. Alright. Dr. Amor, maraming salamat po sa pagsagot sa tawag namin. Mag-iingat po kayo dyan sa Batangas. Yes po, mag-iingat din po kayong lahat. Thank you. At tayong lahat at magandang gabi po. Thank you po and good evening. Si Dr. Amor Calayan mula ho sa Batangas. Anong opinion mo? Anong opinion
mo. Kaserbisyo. Ikwento mo. O, dahil nagpadala ng opinion. Si Tita Dulce, nako Daddy J. Naniniwala ako na talaga hong wala na dito sa si Mayor Maski si Kibbs. Natakasan na tayo. Iba na kasi ho ang may kakampi na ma-influensyang tao. Sabi po yan ni Tita Dulce. Mula ho naman sa ex, sabi ni Professor M. Johnson, go, Kibuloy, Bantag, VIP, very important pugante. Pinagtatawanan po nilang lahat ang incompetence ng immigration at law enforcement. Tuwing mag-presscon po ang mga ito, dapat may laugh track. Ano to? Going bulilit? Ay, hindi ho. Bulilit yung pag-iisip at competence nila, sabi ho yan ni Professor M. Si Lina ho ng Bulacan, magandang evening. Ang masasabi ko sa sinabi ni Senator Ontiveros, hindi lang ho tayo ginigisa sa sariling mantika, binabastos na rin nila ang batas po natin. Mukhang maraming bagong pangalan na no. Si Pabio Medina, good PM Tito Johnson, hindi po ba canceled ang Philippine passport ni dating Mayor Alice Gan? Go! Hindi Gan. O ngayon Gan na siya, wala na siya sa Pinas. If yes, then ano po kaya ang dokumento na ginamit nila para ho makapangibang bansa? Chinese passport for sure, sabi ho niya. Patanong, si Jocelyn Falcasantos, pwede pong papunta ng Davao tapos hulo-sulo, sakay ng pambot, papunta ng Sabah, Malaysia, backdoor yan, ganoon, sabi niya. Si Benjamin Sardenya, magandang evening, wala na ho tayong maaasahan sa bansa natin. Naku, wag ho kayo mawawala ng pag-asa at wala ho ibang bansa tayong aasahan, kundi ang Pilipinas, although talagang mahirap hong tanggapin. Pero yun ang reality. Kapag ho ganito pa rin ang kalakaran sa gobyerno, marami pa rin corrupt sa gobyerno. Ibalik na raw ho ang death penalty. Nako, hindi ko ho mababasang lahat ha. Dahil nakataas na ho ang kilay ni Papa Awel Paz. Pagka ho itinagalit, nako po. Nagpapadinner yan. Thank you na lamang po ha kina Elsie Balyon, kay Julius Bangalando, kay Alfredo Olido, kay Pabio Medina, and kay Jocelyn. Nabasa na natin kay Azizia. Kay Sana ML, magandang evening din po sa inyo. And kay Teray Taray, baka magtampo from Wyoming. At sa lahat po nagpadala ng kanilang mga mensahe, oy! Paano? Anong talaga? Mga bagay na kinakailangang tanungin. Pero ang sagot, bandang huli, iba pala ang tunay na kasagutan. Eh, abang-abang lang ho kayo sa mga susunod pang programa. Malay nyo, baka yung hinahanap nating iba, wala na rin pala sa Pilipinas, ano? Muli ako po si Daddy Johnson.